Engineer ang trabaho ko, pero sa bahay, handyman. Tara, samahan niyo ako sa mga turnos ko. Magandang araw mga ka-project, kumusta kayo? Ito nga pala yung scooter ko, na matagal ko nang di nagagamit. Baka napansin niyo na yung scooter ko, dun sa previous video ko, kung saan bumaha dito sa bahay namin. Ang brand ng scooter ko ay Suzuki Let's 4. Medyo hindi ko na siya nagamit after nung bumaha. Dahil magandang araw ngayon, tara, recondition natin siya mga ka-project. Tignan natin kung under pa siya. Ayun, nag-start siya. Mukhang okay pa. Tama-tama, pwede ko pa siyang madala sa mekaniko para mapacheck ko yung engine niya. Ayan oh, grabe ang dumi. Ito, pakita ko muna yung B-roll ng scooter ko. Grabe, ang dumi-dumi niya mga ka-project. Ang tagal ko na siyang dinalinis eh. I-makeover natin siya mga ka-project. Pero bago yan, i-recondition muna natin yung engine. Tara mga ka-project, samahan niyo ako sa mekaniko. Mukhang okay pa naman siya manakbo. Pero di bale, pa-check pa rin natin yung makina niya. O yan, hindi na tayo sa mekaniko. Maraming nilinis sa kanya. Pinultan niya ang spark plug, nag-change oil, nagpalit din siya ng air filter. Ayan, nag-general cleaning din siya. Okay na, nasa kondisyon na yung makina ng scooter ko. Tara, balik na tayo sa bahay mga ka-project. Ngayon naman, mag-general cleaning tayo mga ka-project. Pansinin nyo mga ka-project yung fairings ng scooter ko. Tignan mo yung color. Ayan o, kupas na yung color niya. Namumuti yung gray color niya. Grabe sa dumi talaga ang scooter ko mga ka-project. Tara, linisin natin. Pansinin nyo mga ka-project yung plastic fairings niya. Pag nababasa, maganda yung kulay. Maganda yung dark gray color niya. Pero pag natutuyo na siya, bumabalik na yung kupas na kulay niya. Kaya maski mukhang malinis, mukha naman siyang luma. May bagong tuklas ako mga ka-project para ma-restore yung color ng plastic fairings natin. Ito yung paggamit ng heat gun. Tara mga ka-project, subukan natin kung mag-work nga.
Ayan, subukan natin dito sa maliit na area na to. Uy, mukhang okay ah. Nung nainita niya yung plastic fairings, aba, lumabas yung original color niya. Mukhang okay to ah. Sige nga, subukan natin pa sa iba. Okay siya mga kaproject. Bumalik yung dating kulay niya. Wow, parang bago. Nakita ko rin yung technique na to sa mga napapanood ko sa YouTube. Applicable siya sa mga plastic trim or fairings na walang pintura. Ingat lang doon sa temperature setting ng heat gun. Pag sobra yung init, baka matunaw yung plastic fairings. Kapag doon naman sa may pintura, baka magbubbles yung pintura. Okay siya mga kaproject. Parang na-rejuvenate yung original color ng plastic. O ayan o mga kaproject, ito yung sinasabi ko. Pag nadaanan nyo ng heat gun, yung painted plastic, magbabubble siya. Ayan, sayang. Pumangit tuloy. Ayan, okay na. Malamig na siya. At hindi na siya namumuti. Ganda na ng kulay niya. Kita nyo na yung pagkakaiba ng kulay ngayon mga kaproject. Okay, ngayon i-continue pa rin natin dito naman sa harap. Ingat-ingat lang ulit mga kaproject. Ayos, ganda ng effect niya. Tignan nyo mga kaproject, yung pagkakaiba. Dark gray na yung nasa kaliwa. Yung sa kanan, light gray pa rin. Namumuti pa rin siya. Diba? Ganda ng effect, no? Okay, pantayin na natin yung kulay. Dahan-dahan ulit sa pagtimpla ng heat gun mga kaproject. Kasi pag masyadong naiinitan yung plastic, umaalsa din siya or nag-stretch. O ayan yung before and after mga kaproject. Gumanda yung kulay, di ba? Ito mga kaproject, medyo nasobrahan ko yung init ng heat gun. Napansin nyo, umalsa yung cover niya. Meron din palang plastic na hindi tinatablan ng heat gun. Di bale, ito namang iba. Subukan natin. Ayan, okay siya. Na-restore din yung kulay niya. Ngayon, dito naman tayo sa airbox at gearbox. Ayun, konti lang din yung difference ng before and after. Pero okay din siya, may pagbabago din. Tara, tuloy natin. Yung gearbox, medyo konti yung effect niya. Siguro, iba yung type ng plastic niya. Pero okay na rin, ayun o, may improvement din eh. Ayan o, before and after. Okay siya, diba? Ngayon naman, yung wheel fender sa likod. Aba, gumanda yung pagkaitim niya mga kaproject. Okay, ang ganda niya na. Oops, nako. May nadali na namang pintura. Nagbubbles na naman siya. Nice. Ang ganda na ng scooter ko. Okay, ngayon sa harap naman. Pero teka, yung dashboard ay plastic din. Takpan na natin ng masking tape.
para maproteksyonan natin sa init ng heat gun. Kapalan natin yung masking tape, mga kaproject. O yan, okay na. Start na tayo dito. Okay, konti na lang. Handlebar cover na lang. Whoops! Eto na naman. Kamali na naman ako, mga kaproject. Ayan, medyo nasobrang ko yung init ng heat gun. Nag-shrink yung portion ng plastic fairings. Sayang. O ayan, okay na. Pwede natin tanggalin yung masking tape sa dashboard. Ayos. Hindi natunaw yung dashboard cover ng heat gun. Okay siya, mga kaproject. Tignan nyo yung before and after niya, mga kaproject. Ang laking improvement niya sa kulay. Wow! Malaking improvement niya sa dati niyang itsura. Mukha na siyang bago ngayon, mga kaproject. Ang ganda niya, mga kaproject. Kung nagustuhan nyo itong video ko, i-click nyo naman yung like. Don't forget to share and subscribe to my YouTube channel. I-click nyo na rin yung bell icon para ma-update kayo sa bagong videos ko. Sana nakatulong itong video ko sa inyo. Pero pag gagawin nyo itong technique na to sa scooter nyo, ingat-ingat din, mga kaproject, para hindi masira yung plastic fairings nyo. Hanggang dito na lang, mga kaproject. Antayin nyo yung mga susunod na videos ko. Maraming salamat!